Alright, Eras Black, okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan dito sa teritoryo ng Pilipinas. Umano, gentleman agreement sa pagitan ni ex Duterte at ng president ng China ay may nais imbestigahan. Okay, ito na mga kaibigan ha, nagtitrending ngayon. Pasok! Senador Rizal Ontiveros na katraidora. Tinawag ni Senador Rizal Ontiveros na katraidora ng gentleman's agreement na pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping gusto yung paimbestigahan sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. What? What, OMG? Ito mga kaibigan, ha? Umano, kasunduan sa pagitan ni China, President Ping gustong paimbestigahan sa Senado. Okay, isinuko ni ex ang teritoryo ng Pilipinas before. Oh my God. Okay, continue lang, ha? Gusto nang paimbestigahan ni Senator Risa Ontiveros ang issue sa kung meron nga ba o walang gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Yan ay para pigilan ang rehabilitasyon ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shore. Ayon kay Ontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, parang pinayagan na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. Tama, okay? Tama nga naman, pag may kasunduan na ganyan, ha? Ibig sabihin, pumapayag ang Pilipinas na yung barko na yun ay okay lang, na ganun. Hindi ayusin. Okay, palaman itong China nito, labas-pasok sa... Ulitin natin mga kaibigan, ha? Para maintindihan natin. Risa Ontiveros, ang issue sa gusto yung paimbestigahan. Tinawag ni Senador Rizal Ontiveros na katraidora ng gentleman's agreement na pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayan, mga kaibigan, ha, may kasunduan pala ito nung araw. Ha, na si, kaya pala si ex Duterte pumunta doon sa China long time ago. Ha, ay nagkaroon yata ng kasunduan. Oh, wow. Grabe, ibang klase. Kaya lang, dihado ang Pilipinas, ha? Dihado. Siya paimbestigahan sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. This gentleman's agreement is treasonous. Treasonous, okay. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Nako. Matinding paratang ito. Kailangan magpaliwanag dito si X sa mga ganitong bagay. Continue lang. Gusto nang paimbestigahan ni Senator Risa Ontiveros ang issue sa kung meron nga ba o walang gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President. Ayan o, nagpakita sila dati. Pinuntahan ni ex itong yung China. President Xi Jinping. Yan ay para pigilan ang rehabilitasyon ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shore. Wasak na yung Sierra Madre. Kailangan ayusin yan. Ang problema, kung may kasunduan na walang ano, walang gagalaw or bawalang rehabilitation dyan, ay parang talo nga ang Pilipinas pag ganyan kasunduan. Okay? Kasi nga, teritoryo to ng Pilipinas eh. Teritoryo to ng Pilipinas bago makipag-agreement kayo sa China. Eh, China naman, layo ng teritoryo niya. Nananakop yan eh. Oh. Ganon. Ayon kay Ontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, parang pinayagan na rin natin ang China na tama. Okupahin ang ating exclusive economic zone. Pero kumali na ito. Okay, ito, mga kaibigan, pakinggan nyo ito si ano na ito. Pastor. Si Roque. Okay. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, ang mga pahayag at resolusyon ni Ontiveros ay patunay ng matinding kamangmangan ng senadora sa batas. Kung siya'y maninirang puhili naman sa dating presidente, eh, dapat ang gamitin niya ay tamang sinin. Eh, paano nga kung totoo, okay, na si ex Duterte or pangulong ex Duterte ay maka-China, nakipagkasundo do sa ano, o paano kung totoo na yun? Okay? Harry Roque, former president spokesperson. Okay? Baka naman ipinapagtanggol mo lang si X kasi nga, may agreement naman talaga na ganon. Nako. Kaya magpaliwanan ka. Galaw-galaw. Okay? Ang treason, hindi yan po pwedeng
malitis, hindi po po pwedeng trismus ang sinasabi niya dahil wala naman tayong gera sa panig ng Pilipinas at ng China. Ngayon, China nga, eh, papasok na nga sa Pilipinas, tapos pasok, eh, paano yan? Ano may papaliwanag mo dyan? Ayaw na umalis mga kaibigan, tapos pagpupunta ka doon sa ano, ay, naharang naman nila. Ang treason, hindi yan po pwedeng malitis, hindi po po pwedeng trismus ang sinasabi niya dahil wala naman tayong gera sa panig ng Pilipinas. At ay, kung wala. Dagdag pa ni Roque? Ano ba mas importante? Mawala ang presensya natin sa Sierra Madre dahil maharangin pati ang tubig o at ang pagkain? Or siguraduhin natin hindi mawawala doon ating kasundaluhan? Siyempre, mas mabuti na naroon tayo, nakaposisyon tayo sa ayungin kesa tayo mawala. Bakit mawawala? Atin naman yun. Nauna nang nagpaalala si Defense Secretary Guybo Teodoro na hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China tungkol sa mga usapin ng pangako. Tama nga naman, okay? Mga Chinese, maraming ano yan, maraming alam. Continue lang mga kaibigan, ito ay about sa West Philippine Sea. Hinilihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Tama nga naman, okay? Continue lang. China, maraming alam yan. Maraming option-option yung ginagawa. Pero ang tunay niya talaga, nananakop na yan. Pumunta kayo ng Palawan, ang mga Chinese doon, mga lupa malalapad. Talagang gustong-gusto nila ito. Kahit saan ka naman pumunta, yung mga Chinese, ang halapad ng lupa sa Pilipinas, yung mga ordinaryong Pilipino, wala na. Pinagbibili na nila. Binili na ng binili. Yun ang ibig ko sabihin. Eh, ito ngayon, itong kwan, kasunduan na ito, kasi nga si X, ay malapit sa Chinese talaga itong mga ito. Nako. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang EO-57 na nagpapalakas sa ating maritime security, inaasahan namang sunod na ipapasa ng Pangulo ang panukalang Maritime Zones Act. Ito pagtitibayin ng ating maritime rights and entitlements na mahalaga sa Pilipinas at layunin itong maritime security. Maipasaman, paano naman kung paulit-ulit pa rin namang haras? Ayun lang ang problema, okay? Halimbawa nga ay pinatupad na, okay, ni Pangulong Bongbong Marcos yung plano niya. Kaya lang itong China ay lagi na lang nakaabang, okay, doon at nakabantay at labas-pasok. Pasok na nga mga kaibigan. Minsan nga, nasa ano na daw yan eh. Nasa baybayin na, okay, sila. Dito na nga harang, kaya lang papasok sa Pilipinas para magtambay doon sa baybayin. Kasi nga, sobrang layo rin ng China eh. Eh, yan ang problema. China! I know the mood of the public is frustrated. Let me just state that our resupply missions will never stop. Tama. Resupply mission, okay. Resupply mission, tatawag ayuda yan mga kaibigan. Or tulong doon sa barko na nakakuha. Okay, sa mga ano, mga bangka, nagbibigay ng supply mission. Okay, ang daming yan eh. Okay, kunin niyo lang. Our commitment to maintaining BRP Sierra Madre LS-57 will always be there. Pagtitiyak ng National Security Council, gagawa sila ng paraan para magtuloy-tuloy ang resupply mission. Sa gitna ng issue, naghahanda naman na raw ang bansa para sa trilateral summit sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Amerika. Nako, yan naman. Kasi nga, alam naman. Sabi pa dito ni Roque, mga kaibigan, na si Roque, sabi nito, Amerika daw hindi daw tutulungan ang Pilipinas kung sakaling magkagira sa China, okay? Hindi ako naniniwala doon kay Roque. Okay, kasi alam naman natin, ang Amerika at saka Pilipinas, loyal, mag-best friend itong dalawa. Sino ba ang tumulong nung araw sa Pilipinas, di ba Amerika? Kaya lang, siyempre, nung araw pa yon, may ginawa rin silang something-something. Ngayon, kasi nga, member na ito eh. May ibig sabihin, may tatawag na allied na eh. May binuo na allied. Kaya pag inatake ngayon isang bansa, posibleng ang tumulong yung mga allied. Nasa agreement na yan, okay? Alright, mga kaibigan, yan ang pinaka-latest na news dito about dito sa Ayungin na ito nga, si X daw. Ay may kasunduan or agreement sila ni Xi Jinping na wag gagalawin or bawal ayusin ang Sierra Madre na yung barko doon na nakasadsad, okay? Dihado ang Pilipinas.
possible nga na tama si Risa. Okay, bala na kayo mga kaibigan ha. Ano masasabi nyo? Subscribe to my channel. Don't forget to comment. Bye-bye. Thank you.